Ito pong kumakalat na video, I do not know kung ito po ay genuine, ha? Original ba ito? Ito ba ay talagang authentic? Pero makikita po natin sa video ang mga katagang babanggitin mamaya. Mapapanood at mapapakinggan po natin ang mga katagang babanggitin mamaya nitong si Vice President Sara Duterte, kung saan ang isang bata mula po sa isang paaralan probably ay kanya pong siyempre inalo at kinausap ng maayos naman. Pero pagkatapos po ng kanyang pagpuri doon sa bata, eh may ginuha po siya sa kanyang sasakyan, nakalagay po sa isang parang lagayan ng pagkain, ano, na naglalaman po ng tinawag niyang pulmoron. At ito po ay kanyang inabot sa bata at sinabing masarap ito para sa isang linggo pwede niyang kainin. Sa uling bahagi ng video ay binanggit niya po ang mga katagang nakaka-addict yan. Ang tanong na lamang, ito bang video na ito ay authentic? Ito ba talaga ay totoo? Hindi po ba ito ay AI? Bigyan natin ng benefit of the doubt dito si Sara Duterte. Kasi kung makatotohanan po ang video na yan, parang ang hirap po isipin na ito pong nagsasabi kay Pangulong Bongbong Marcos na mahal niya at sinusuportahan si PBBM ay magagawa ang mga ganong bagay. Tapos binidyohan pa. Ano ang kanyang intensyon? Asarin si Pangulong Bongbong Marcos at ang mga supporter nito? Dahil alam naman natin na ang nagpapakalat po ng issue na ito, walang iba kung hindi ang kanyang ama. Si Rodrigo Duterte, ang unang tao na nagsabi na si Pangulong Bongbong Marcos ay merong bagahe, gumagamit. At sabi niya nga, alam niyo yung mga mayayaman, pwede silang pumili sa yate o kaya in the air. Tapos inulit niya pa ito sa kanyang ibang mga talumpati na itong si Bongbong, meron po itong bagahe, merong itong dala-dala. In short, parang gusto nilang palabasin na adik si Pangulong Bongbong Marcos. In particular, binanggit ni Rodrigo Duterte na gumagamit ang isang kumakandidato sa pagkapangulo noon ng cocaine. At dahil doon, uminit ang mga tagpo at ang mga DD sheets na uto-uto, pinakalat po nila na in particular si Pangulong Bongbong Marcos ay isang adik. Agad namang nagpa-drug test si Pangulong Bongbong Marcos nang banggitin iyon nitong si Rodrigo Duterte. Kinabukasan, pumunta po siya sa isang pribadong accredited po ng ating Philippine Drug Enforcement Agency at Department of Health at nagsagawa po siya ng drug test. At ito po ay negatibo. Una po nating napanood ang impormasyon na yan kay Anthony Taberna sapagkat na-interview si Pangulong Bongbong Marcos at doon niya in-reveal na siya po ay agad na nagpa-drug test para patunayan na siya po ay hindi addict. Alam niyo, kung ikaw ay isang adik, hindi maaaring hindi makita ito sa iyong sistema. Kinalaunan, ano ang nangyari? Wineponize po ito ng mga DDSHIT supporter including ng mga kakamping at mga dilaw laban po sa mga kandidato noon na ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. At sa ngayon, sinasawsawan po ito patuloy ng isang baliw, isang demonyita at hinayupak na si Maharlika. Hanggat maaari sana, wag na natin pansinin itong si Maharlika pero binanggit ko na lamang kasi siya po yung nagpapakalat ng pulboron issue. At hindi akma para sa isang Department of Education Secretary kung ikaw meron kang pakiramdam sa paligid mo na ang issue ng pulboron ay ginagamit ngayon sa ating Pangulo tapos ikaw mismo bilang DepEd Secretary ay gagawin yan sa harapan po ng bata. Hindi makatwiran yan para sa isang alter ego ng Pangulo. Wala kaming pakialam kung ikaw ay Vice Presidente ng Pilipinas, pero ikaw ay Department of Education Secretary kaya dapat makiramdam ka sa iyong sarili, Saramaw, Piona. Nararapat lamang na magbitiw ka na sa panunungkulan mo bilang kalihim ng Department of Education sapagkat napakarami mong kapalpakan. Ang yabang-yabang pa ng iyong mga nagpo-promote kung ano ang mga ginagawa mo, ipagmamalaki ninyo ang nagawa niyong paaralan sa loob ng 18 panunungkulan mo bilang Department of Education Secretary pero napakalayo naman ito sa pangangailangan ng ating mga kabataan. Bago tayo magpatuloy, ipanood ko muna sa inyo ang video na sinasabi po natin. Inuulit po natin, ito pong video na ito ay hindi ko sinasabi na authentic.
bibigyan natin ng benefit of the doubt itong si Sara Duterte, ang ating Vice Presidente at Department of Education Secretary, sa bagay na ito. Kasi mamaya, AI lang naman ito. O kaya, mamaya, dinab lamang yung boses niya. Maaaring gamitin po kasi ang boses ng isang tao ngayon para i-apply sa isang video sa pamamagitan po ng artificial intelligence. Kaya hindi natin sigurado kung ito ba ay makatotohanan o hindi. Pero para talagang malinis ang kanyang pangalan dito, nararapat naman siguro na sabihin niya sa harapan ng publiko ang kadahilanan sa likod po ng video na ito kung ito ba ay may katotohanan o wala. Panoorin po ninyo mga tol. May mga papuri siyang binabanggit sa bata eh, kasi nakakuha yata ng stars itong bata at pinupuri niya. Congratulations. Okay naman sana eh. Nagtataka ko parang preferado sila dito sa bagay na ito. Kasi alam niyo mga tol, kung yan ay impromptu lamang, kung yan ay nangyari ng biglaan lamang, bakit merong pagkain sa loob ng sasakyan at ito ay particular pulburon pa at binanggit pa nitong si Sara Duterte? At sa huli, di natin alam kung totoo yan ha, kung ito ba ay edited o hindi. Pero ito kasi yung kumakalat na video. Hindi natin sinisiraan si Sara Duterte dito. Sinasabi lamang natin sa harapan ng publiko na may ganitong video ngayon na kumakalat. At ano ang masasabi mo dyan, Vice President Sara Duterte at Department of Education Secretary? O, tuloy natin. Masarap yan. Sige, sa iyo na yun lahat. Araw-araw. Isang linggo. Pulburon. Diba? Kung ikaw sensitibo ka sa ginagawa mo, Vice President Sara Duterte, dapat inisip mo man lang ang mga sasabihin mo dito. Dahil itong ginagawa ng mga basher ni Pangulong Bongbong Marcos, bagamat hindi ito pinapansin ni Pangulong Bongbong Marcos, issue ang pulburon. Hindi ka naman siguro bobo o talagang bobo ka lang, Vice President Sara Duterte, o ikaw ay isang tanga. Kasi sa ginagawa mo na ito, dapat alam mo kung ano ang tama at dapat. Kung galit ka kay Pangulong Bongbong Marcos, probably yan ang katibayan. Ngayon, kung hindi ka galit kay Pangulong Bongbong Marcos at sinasabi mo mahal mo siya, sinusuportahan mo siya, katangahan niya ang ginawa mong video. O katangahan niya nang kumuha sa iyo. Kung sino man yung nagpapakalat niyan, eh dapat disiplinahin mo. Pero imposible naman na ito ay walang kinalaman ano ang Vice Presidente sa naging aksyon itong gumukuha ng video. Napaka-detalyado kasi ng pagkuha, napaka-detalyado ng mga katagang binanggit dito nitong si Vice President Sara Duterte. At sa huli ano ang kanyang sinabi? Masarap yan. Okay, masarap yan. Nagdududa lang ako dun sa part na medyo sinabi niya nakaka-addict. Parang naiba yung tone eh. Kaya hindi natin alam ha, pangatwiranan sana ito nitong si Vice President Sara Duterte. Ngayon, ang transcript po niyang video na pinanood po natin sa inyo ay ipinost po nitong si TPL3. Yan, si TPL3 po, talagang ito po ay supporter ng ating Pangulong Bongbong Marcos at pinagtatanggol niya po sa lahat ng pagkakataon si Pangulo at ang lahat ng mga taong pinagkakatiwalaan nito sa ating gobyerno. O, sabi niya po rito, sabi ni BP Inday Sara sa bata, quote and quote po tayo ha, ito pulburon, yun po yung mga nadinig natin kanina sa video, para sa isang linggo, magpulburon ka araw-araw, masarap yan, nakaka-addict. So, sinasakyan pala ngayon ni BP Inday Sara yung pulburon issue para mang-asar kina PBBM at First Lady. Noted na ang political immaturity ni Inday, sad.
Kung ito intentionally ginawa ni Vice President Sara Duterte, eh napaka-immature ng ganitong pag-uugali. Napaka hindi katanggap-tanggap para sa isang ikalawang pangulo ng Pilipinas ang mga ganitong kilos at pananalita sa harapan po ng publiko, lalong-lalo na sa harapan po ng bata. Ikaw, Vice President Sara Duterte, pinagkatiwalaan ka ni Pangulong Bongbong Marcos na maging alter ego nito at kalihim sa Department of Education. Pero ano ang ginagawa mo sa Department of Education? Instead na harapin mo ang mga problema diyan, inuuna mo ang pamumulitika at ang mga wala namang kinalaman sa mga bagay-bagay sa Department of Education, yon doon ka nangungunang magsalita. Katulad ng pakikipaglaban sa komunista o terorista. Eh, hindi naman yung basically trabaho mo. Ipagkatiwala mo yan sa ating Pangulo at sa kanyang mga taong pinagkakatiwalaan, particular sa law enforcement agency. Pero pagdating sa ibang mga issue, tahimik ka lamang, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Kaya napansin ka tuloy ng dating spokesperson nitong si Lenny Robredo. At pag-usapan natin yan sa separate live streaming natin mamaya. E ano ba ang mga problema dito po sa Department of Education? Katumbas ng pagyayabang ng kampo nitong si Sara Duterte na alam mo'y matagumpay sila dyan. Hindi po. Ang mga problema ay isa-isa yan ni Sir Benji Contreras sa kanyang live streaming. Mga bahagi ng problema ay ang hindi pag-remit ng mga ibinayad ng mga kawani ng Department of Education para po sa kanilang tax, para sa kanilang premium sa mga loans nila, sa mga insurance nila katulad po ng PhilHealth, Pag-ibig, GSIS at iba pang mga dapat bayaran. Sila po ay kinaltasan pero hindi po nakarating sa tamang ahensya ang mga bagay na yon. Hindi nangyari yon sa iyong pamumuno. Nangyari yon sa pamumuno ng tatay mo. Pero bilang namumuno ngayon, diyan po sa Department of Education, dapat tinitingnan mo una sa lahat ang problema na yan. Nandiyan pa ang samut-saring problema katulad ng mga bagay-bagay na pangangailangan ng mga estudyante at mga guro na hindi na i-deliver sa tamang panahon sa kanila. Instead, nakatambak lamang doon po sa isang warehouse at nagkautang-utang pa ang Department of Education kaya hindi ma-release yung mga materials na kailangan na yon. At dito, sa post naman ni Sir Benji Contreras, iniisa-isa niya rito ang pangangailangan po sa paaralan o silid aralan. Ang yabang-yabang ninyong mag-post ng mga ganitong kataga na akala ninyo eh talagang napaka-successful ng panunungkulan nitong si Sara Duterte diyan sa Department of Education, pero hindi naman pala. Biruin ninyo, sasabihin nyo rito, libo-libong classrooms na ipatayo sa 2023. May kabuuang 2,201 silid aralan at 880 health facilities ang naipatayo ng DepEd ngayong 2023, bukod pa sa 1,274 na nakumpuni habang may 45 last mile school classroom sa mga liblib at malalayong probinsya ang nakumpleto. At hindsight, akala mo, napaka-successful, napaka-efficient nitong si Sara Duterte. Pero hindi po yan totoo. Sapagkat ang katotohanan, napakalayo po nito sa pangangailangan po ng ating mga kabataan sa silid, aralan, sa kasalukuyan. Kaya binanggit po dito nitong si Sir Benji Contreras ang mga sumusunod. Sabi niya po, mula sa 91,000 classroom shortage nang umupo bilang DepEd Secretary si Sara Duterte Carpio, naging 159,000 classroom shortage ngayong school year 2023 to 2024. Lumobo ang ibig sabihin. Nagmayabang pa si Sara Duterte Carpio na ngayong 2023 ay nakapagpatayo ang DepEd ng 2,201 classrooms at 1,274 classrooms ang nakumpuni. A total of 3,475 classrooms were available for occupancy from a shortage of 159,000 classrooms. DepEd under Sara Duterte Carpio
as an accomplishment of a very minimal 2.18% out of the 159,000 classroom shortage. Oh, what an accomplishment by DepEd. And the DepEd secretary is very proud of his accomplishment, of this accomplishment, with such a huge budget of for 2023, a whopping of 2,721 billion pesos. Alam niyo, as per constitution, ang Department of Education ang pinakamalaking budget sa lahat ng mga departamento ng ating ehekutibo. Pero how come that during this stint of Secretary of Education Sara Duterte, napakakaunting paaralan lamang ang naipatayo niya sa kanyang pamumuno? Kung babalikan po natin ang comparison sa mga nakalipas na administrasyon, puntahan po natin ang page ni... Sino ba to? Nakalimutan ko bigla yung page. Ha? Dapat na i-prepare ko ba? Anyway, nawawala ako doon sa page. For the first couple yata yun. Ito. Okay, hanapin natin mga tol. Ito. Parang dito ko yung nakita eh. Ito ha. Tingnan po natin ito. Ayon po dito sa comparison, meron pong na-construct noong July 2010 to December 2013. Okay? Constructed classrooms po ito. Panahon po ito ng Aquino administration, sa hindi ko pinagtatanggol ang dilaw dito, pero this is reality. Ito ay facts. Ito ay katotohanan. Sa unang taon, from July 2010, 6 months pa lamang ng Aquino administration noon, how many classrooms ang naipatayo? 3,291. Di hamak na mas malaki ito doon sa 18 buwan na panunungkulan ni Sara Duterte na nakapagtayo lamang ng mahigit po sa 2,000 classroom. Ito, 6 months pa lamang. Tapos noong 2011, 12 months, 12,513. Aba, nakakahiya naman yata na yung tinitira natin every now and then. At siyempre, naging kasama ako sa pagtatanggol dito kay Sara Duterte nung ito'y nangangampanya. Ipinagtatanggol sa mga dilaw. Pero ito pala ang katotohanan. Anong nangyari, Duterte? Anong nangyari? Yung sinasabi po natin na dilaw, again, hindi ko pinagtatanggol ang dilaw. Katotohanan kasi ito, mga tol, hindi natin pwedeng i-ignore ito eh. Yung sinasabi natin na inutil, ngayon lumalabas pala kung sino ang tunay na inutil. Tingnan ninyo, 6 months lamang, July 2010, nakapagpatayo ng 3,291 compared sa 18 months nitong si Sara Duterte, na nakapagpatayo lamang ng mahigit sa 2,000 classroom. Eh lalo pag kinumpara niya noong buong 2011, how many classrooms ito? 12,513. Ngayon, understandable na makakapagpatayo ka talaga ng classroom. Bakit? Kasi ikaw ang pinakamalaking budget sa lahat ng departamento sa ilalim ng ehekutibo. Tapos hindi mo magawa ito ngayon, Vice President Sara Duterte, sa pamumuno mo. Anong nangyayari sa budget? Kinakain din ba ito? Hindi kasi namin maipaliwanag talaga sa aming isipan eh. O baka parehas lamang nang nangyayari sa Office of the Vice President kung saan noong December 2022, the 125 million pesos that was transferred to your office was spent for just 11 days only. Tapos pinangatwiranan po ninyo, hindi naman 11 days, 19 days daw. Eh, sinong paniniwalaan namin? Yung COA. Sabi ng COA, nang ininterpolate itong si Representative Stella Kimbo ng isang oposisyon dyan sa Kongreso, nabigla siya. Kasi sabi ni Stella Kimbo, kahit ako po, nabigla. From 19 days, 11 days lang pala. More or less, 11 million pesos per day ang ginasta ng inyong opisina sa Office of the Vice, dyan sa Vice Presidency,
sa loob lamang ng nabanggit na araw noong December 2022. Tapos ngayon, ganito ang issue. Puputok na naman ang pagiging incompetent ninyo bilang Secretary of Education. Sasawsawan nyo pa ngayon ang ganitong pangasar sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Ha? Vice President Sara Duterte? Nabudol nyo yata talaga ang, ang karamihan sa pagboto sa inyo. Nagkamali kami sa pagboto sa inyo, Vice President Sara Duterte, at hindi na namin uulitin yung pagkakamali na yan ngayong 2025 at sa 2028, lalong-lalo na kapag tumakbo ka na sa pagkapangulo. Huwag nyo kaming bulahin na hindi ka tatakbo sa pagkapangulo. Tatakbo kayo. Sigurado yan. At yan ang hinahangad ng inyong mga supporter. Kaya nananawagan tayo ngayon. Maging maingay tayo sa social media. Hinihiling natin sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, hindi natin siya dinidiktahan. Pero hinihiling natin sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na sana pag-isipan kung sino ba ang nararapat diyan sa Department of Education bilang sekretary nito. Dapat bitiwan na nitong si Sara Duterte. But perhaps hindi gagawin ni Sara Duterte na magbitiw diyan sa Department of Education eh. Bakit? Alam niyo mga tol, sa totoo lang, kung ikaw competent ka at maayos ka, that position magagamit mo yan for your political advancement. Bakit? Napakalaki ng pondo mo. Pwede mong gamitin yon sa mga maaayos na programa at itaas ang antas ng edukasyon sa Pilipinas. At kapag ka nagawa mo yon, walang tatalo sa iyong ibang politiko. Napakaraming mga kabataan ang nag-aaral sa kasalukuyan. Nasa 30 million na yata ang hawak ng Department of Education. Tapos, to be safe, gawin na lang natin 25 million. Yang 25 million na yan, may mga pamilya yan. At yung pamilya niyan, may nanay at tatay, di ba? Botante. Basically, botante yon. Times 2 na kagad. 50 million kagad yon. Kaya kung magagawa mo lang ng tama ang trabaho mo dyan sa Department of Education, hindi mo kinakailangan mamulitika eh. Ang hina din ng iyong political strategist o kung sino man ang nagpapayo sa iyo eh. Kasi wala kayong gagawin. After all, pinagkatiwalaan ka na ni Pangulong Bongbong Marcos dyan eh. Kung ako ang may pagkakataon na ganyan, ba magpe-perform lang ako ng maayos. Sasabihin ko lang sa sarili ko, performance is the best politics. And the actions, my actions will speak for itself. At iboboto ko ng tao. Pero ano ginagawa ninyo? Incompetency. Tapos ngayon, pamumuliti ka. At ngayon, pang-aasar pa. Hindi ko sigurado ha, kung totoo itong video na ito. Pero kung ang pagbabasihan natin, itong kumakalat na video, eh inaasar ninyo si Pangulong Bongbong Marcos, kung totoo ito. O ano pa ang sabi ni Sir Benji Contreras sa kanyang latest post? Eh dito, may panawagan na siya. And I agree sa panawagan nitong si Sir Benji Contreras. Bagong taon, bagong DepEd Secretary na, maglulutas ng napakaraming problema sa departamento. Maraming salamat sa inyo mga tol. Bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, magbabalik muna ako sa inyong mga komento.